Welcome sa kusina ni Annie. Bago tayo magsimula, pindutin ninyo ang subscribe button sa ibaba, i-like ang video at i-hit ang notification bell para ma-update kayo pang may bago kong ginawang video. Sa isang stainless na lagayan, pagsamasamahin lahat ng ingredients. First class flour, asukal, dry yeast, at haluin. Pagkatapos, ilagay ang vanilla, margarine, at maligamgam na gatas. Haluin. Sunod, itlog, asin, at raisins. Haluin mabuti hanggang makaform ng stiff dough. Maglagay ng konting flour sa baking mat at masahin ng stiff dough. Fold, turn and push. Fold, turn and push. Masahin ang dough ng 10 minutes hanggang maging soft and smooth ito. Pagkatapos ng 10 minutes na pagmamasa, ilugi ng dough. Ilagay sa isang lagayan, pahiran ng mantika para hindi maging dry ang dough. Takpan, ilagay sa warm place sa ibabaw ng rack o kaya sa microwave o sa loob ng oven. At palsahin ng 1 hour and 30 minutes hanggang mag-double size ito. Ito na ang dough na pinaalsa. Lumaki at dumoble na ang size nito. Maglagay ng konting flour sa baking mat. Ilagay ang dough. I-shape ng pa-square. At i-roll ito. Pagkatapos, magpahid ng gatas sa ibabaw nito. Sunod, magpahid ng margarine or butter. Pagsamahin ng asukal at cinnamon powder at haluin mabuti. Tapos, ibud-bud ito. Sunod, i-roll at siksikin ng dahan-dahan. Hatiin sa dalawa. Pagpahid ng margarine or oil sa pan. Tapos, ilak ang magkabilang dulo. At ilagay na sa pan.
Tapos, pahiran ng margarine or butter. At palsahin ng 1 hour and 30 minutes. Pagkatapos ng 1 hour and 30 minutes, i-preheat na ang oven ng 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, ilagay na sa oven ang cinnamon raisin bread. I-bake ng 40 to 45 minutes sa 180 degrees Celsius o sa 350 degrees Fahrenheit. Eto na ang cinnamon raisin bread. Salamat sa panonood!